Right? What's up, YouTube? Ayun na. Magandang gabi po sa inyo dyan, mga ka-uncle natin. Welcome back ulit sa ating channel. Magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong sulok ng mundo. Kung kayo pala'y bago sa ating channel, inimbitahan ko po yung subscribe ang ating channel, pag-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ang video na to hatin natin kay Dels TV, nasa description lang po ang kanyang channel. Ayun, showbiz sa update po tayo. Hatin natin kay Dels TV. Nako, bagong time slot ng 80 ginaya daw. Tara, sabay-sabay natin panoorin to. Wala lang patubig-tubig pa, silipin na nito. Baka masilip pa to lang iwa. Lahat, magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit dollar cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay manonotify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kay Ateng na nagrereklamo sa online views na pinakita ko kanina para po sa It's Showtime. At syempre, shoutout din sa mga legit lover kids natin dyan na laging nakasuporta sa TBJ. Basag. Kay Manuel Ponce, Malyari Mascariñas, Dexter Beltran, Lydia Manuel, Eda Robin at si Ma'am Wilma Jackson. Mabuhay po kayong lahat. So eto na at simulan na po natin ang balita na tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa concurrent views ng mga noontime show na kung saan muli na namang nabuhay ang mga kapamilya page at kung ano-anong pinagsasasabi po sa EAT na kesyo pinadapa daw po ang It's Showtime ang EAT dyan sa TV5 gawa ng concurrent views sa ABS na, sa ABS-CBN lang ako tumitingin ng online views ng It's Showtime at kaya nakita ko lang po sa YouTube no ng ABS-CBN na 92,000 yung online views nila doon kanina. So may nagreklamo kasi sa atin dito na panatik ko po ng It's Showtime at ang sabi niya po ay ganito. Sabi niya po, sabi ko na nga ba ipipake news ni Ateng yung online views. Ito talagang si Ateng daw. Alam mong dalawa yung online live ng It's Showtime. So hindi ko po alam madam ha na dalawa ang online live ng It's Showtime. So ang sabi ko, YouTube lang Ateng sinabi ko, ang sinama ko. Kasi hindi ko naman alam na merong iba pang live itong It's Showtime. Ang sabi niya, kaya nga Ateng alang mong dalawa yung live nila sa YouTube. Kau talaga, puro fake news daw, magbago na daw ako. So Ateng, hindi ko nga po alam na dalawa yung online, yung live ng It's Showtime. Kasi sa ABS-CBN lang ako, YouTube. May kaaway si Diyos. Tumingin. And FYI lang din, sabi ko, kahit naman mataas ang online views nitong It's Showtime na pinaglalaban nila, eh sa ratings din naman nagkakatalo. Kasi mataas ang ratings lagi ng EAT. Correct. Actually, di ko talaga alam yan. No? Wala naman kasi akong pakialam. Ang alam ko lang kasi, kahit anong taas ng concurrent views ng It's Showtime, sa ratings pa din talaga nagkakatuloy yan para sa nagreklamo po ng online views ng It's Showtime kanina. Ateng, andito na po yung kompleto at detalyadong Ateng views ng pinaglalaban mong show. So, eto, ipapakita natin sa kanya, no? So, ayun dito, yung yellow po ay yung It's Showtime at yung blue ay yung para po sa EAT at yung white ay para po sa Tape Ulaga. So, mataas nga naman ang It's Showtime, 111,000. Tapos nag 191,000, tapos bumagsak sa 159,000. Samantalang itong EAT, 75,000, nag 126,000, tapos ayun, nag 111,000 na lang. At itong Tape Bulaga naman ay flat sa 3.2,000 at 2.4,000. So ayan po ha. O ayan, o sige.
mataas na ang online views ng It Showtime. O sige, talo na ang E80 doon. O ayan ating ha, sana masaya ka na at pasensya ka na, hindi ko alam na may online live pa palang isa. At saka kahit anong taas po ng view, sabi ko nga kanina, nang sinusuportahan po ninyo, sa ratings pa din po talaga nagkakatalo. Wala sa amin ang online views. Ratings po ang importante sa amin kasi ando doon po yung mga advertisers. Yes. Isa pa, kaya naman mataas ang online views or online, online viewers ng It Showtime kanina, eh marami po na curious at nakamiss, kaya mataas. Expected na po namin yan. Pero sa huli, E80 pa din po ang panalo dito. Nasa kanila pa din yung huling halakhak. At alam nyo po yan, ilang beses na po yung nangyari. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa new time slot ng TVJ na nauna na pong nai-announce ng TV5 noong nakaraan. Tapos, deleted na po ng TV5. Start sa October 28 or 30. Pero ano itong nabasa ko, na itong It Showtime din daw, 11:30 din daw ang simula. October 30. So ano to, mekos-mekos na. Actually, hindi ko din alam bakit biglang 11:30 din ang It Showtime katulad ng sa E80. Baka bukas-bukas, yung tape Bulaga naman po, 11:30 na din ha. So ginaya ba talaga ang bagong time slot ng E80 or may explanation tungkol dito kung bakit ganyan po ang nangyayari sa time slot nila? No? Sa dapat may explanation sabi nilang sa akin, ano? Kasi sabi ni ads. Nila dahil daw sa pagsisimula yun ng PBA Commissioner Cup, may nakakaalam po ba bakit ganito po yung bagong time slot nila maging ang It Showtime? Ganun na din po ang bagong time slot, 11:30 a.m. po mula Lunes daw hanggang Sabado. So balikan lang po natin yung sa mga kapamilya online na page na kung saan ito na naman po at balik pang babash na naman po sila dito po sa E80 po ng TV5. Parang gantong-ganto din po ang nangyari nung nagsimula po yung It's Your Lucky Day na kung saan sinasabi po nila na ito daw E80 ay talunan sa It's Your Lucky Day. Pero nung lumabas po yung ratings ng mga noontime show, yung nagsasabi po ng talunan daw ang E80, napahiya po. Kasi ang ratings ng E80 ay napakataas. Tapos yung tinataas po nilang show ay napakababa po ng ratings. So doon pa lang napahiya na po sila. Tapos ngayon, eto na naman po. At naulit na naman. Ang sinasabi po nila, pinadapa daw po ng It Showtime itong E80. Kasi ang pinagbabasehan po nila ay yung concurrent views na mataas nga naman. Oo, mataas nga naman talaga yung concurrent views ng It's Showtime. Hindi naman natin yan maipagkakaila. Pero dun talaga sa kanina, hindi ko talaga alam na may online live pa lang na dalawa. No, hindi ko talaga sinasama pag sa Facebook. Or kung saan-saan man dyan. Basta isa lang yung tinitingnan ko yung sa ABS-CBN na live. Yun pala naman ay may isa pa. Kaya naman nagreklamo yung isang si Ateng, ano, nasabi alam ko naman daw. So hindi ko po alam. Pasensya na po ha. Tao lang po na nagkakamali. So ayan, nilinaw na po natin at pinakita ko sa inyo yung concurrent views na mataas nga po ang show na sinusuportahan ninyo. Pero syempre, hanggang dyan po yun kasi pagdating ng ratings ng mga noontime show, alam naman natin na ang mataas dito. Walang iba kundi po ang E80. Okay? Kahit magpustahan pa po tayo dito, E80 pa rin po ang panalo sa laman ng ito ngayong Sabado. Huh? So, sinong pupusta? Alam ko, mataas po ang sa pustahan agad. No? So, pwedeng pumangalwa ang It Showtime, tapos yung pangatlo ay yung tape Bulaga. Pero, ang nangunguna talaga dito pagdating sa ratings, alam naman natin na E80 dahil solid supporters po ang mga TBJ supporters. So, ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Yan. Showbiz. Ayun, sana naman ay may napulot kayong chismis. Or nasagap ba? Ayun, at kung kayo pala bago sa ating channel, inimitahan ko po yung subscribe ng ating channel. Pag-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload. Ayun guys, hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Hanggang sa muli, Uncle TV Babush.